tayong hiling, naguhulog tayo ng barya sa isang wishing well. Ganito rin ang ginagawa ng mga tiga-barangay Silo sa CI sa Zamboanga, Sibugay. Naguhulog sila ng barya sa isang mahiwagang balon na umuusok at kumukulok-kulok. Ang init ng panahon ngayon, mas pinatitindi ng ibinubugang enerhiya ng isang balon. Sa barangay Silo sa CI sa Zamboanga, Sibugay, ang tubig kasi nito tila nagngangalit, umuusok-usok, at kumukulo-kulo. Parang sa kaldero po yung tubig. Minta siyang energy. Nakakapasok talaga. Maluluto po talaga yung buong katawan po. Kahit pa tila high blood ang kanilang balon. Chill lang daw sila rito. Tinutupad daw kasi nito ang kanilang mga kahilingan. Maghulog po sila ng piso, tapos nagpipray sila na may mangyari siguro sa buhay nila. Pabalik-balik sila dito kasi nakakagamot daw ng sakit. Gaya ng may bahay na si Resty, na tatlong beses ditong naghulog ng pisong barya, sabay hiling na gumaling ang kanyang mister. Nahitabo ni atong niaging tuig. Dili siya kalakaw. Alas 6 sa hapon kumagto din siya. Nagmuyo rame. Makalipas lang daw ang 2 linggo, di umano, himalang bumuti ang pakiramdam ng kanyang mister. Nalian na akong bana, wala ra po na mo siya gidalaog doktor, wala ra po na ko siya gipainom mo tambal. Eventually kasi pag nag-rest na yung muscles natin, no, babalik din siya sa dati. Kaya nawawala na yung pain, gagaling na ito. Ang 46 anyos namang si Claudia, wini-wish sa balon na gumaling ang sakit niya sa balat. Dito yung kumakati sa akin, dito, lahat, tapos yung dito, yung dito. Ang tubig sa balon, kanya na rin ipinanliligo. Ito yung tubig na itong ipupunas ko sa mga katawan ko na makakati. Mahimbing na yung tulog ko kasi mawala yung kati niya. Mga 2 linggo mahigit po kasi tumuyo naman yung mga ano niya, sugat. Wala nang ibang gamot kundi yung tubig lang. Ang kumukulong balon malapit sa bahay ni na Pearlie. Unang beses po naming nakita itong balon dito po sa lugar namin. Nagulat po talaga kami kasi po kumukulo yung tubig. Dekada 80 pa raw nung nadiskubre nilang kumukulo-kulo ito. May lalim itong humigit kumulang 10 metro at nasa 8x7 feet ang lapad. Sa mga nagtatanong kung ano ang lasa ng tubig, maalat daw ito. Kaya hindi iniinom ng mga residente. Ginagamit namin araw-araw para sa CR, bugas ng kamay. Nagpupunas ng katawan saka yung mga kamay namin. Mawawala po yung mga pagod namin sa mga kati-kati. Sa init nga rin daw ng tubig, kaya nitong makapaglaga ng itlog. Ibabalot po namin ng plastic cellophane. Naluluto naman siya ng 6 minutes. Gagawin natin dito, sir, kukunin. Tapos try natin pong i-open yung itlog po. Ang tubig na umaagos mula sa balon, ginagamit din nila sa pagkatay ng mga hayop. Yung dumadaloy na tubig, lalagay namin sa tabot. Ginagamitan po namin siya ng makapal na palanggana. Mainit siya, sir, pero maayos din kasi, sir, pag ito yung ibubuhos sa CR po. Ngunit hindi lang pala ito ang balong umuusok at kumukulo sa barangay Silo. Isa na ang balong ito na nasa kalahating kilometro ang layo sa balon malapit kina Pearlie. 2 talampakan lang ang lalim at 1 talampakan ang lapad. Noong banda alas 3 ng madaling araw, umuusok yung balon ko. Kung noon, kinakailangan pa raw ng magsasakang si Rogelio na magpakulo ng tubig pampunas, ngayon nakatitipid siya. Para pang alis ng pagod at saka kati sa katawan. Malaking pakinabang man sa mga residente ang tubig mula sa balon. May ilan namang nababahala. Ang usok niya parang may amoy na sulfur. Pag umuusok po siya na ano po ng hangin, is masakit po talaga, sir, kasi ano, baho-baho talaga ng asupri po.
si Pearlie sa balon. Minsan na raw, nadiskrasya. Nung nagsampay po ako ng damit, na-slide po yung chinilas ko. Tapos nahulog po ako dun sa may kanal po. Sobrang init po talaga. Kaya para iwas aksidente, sinementuhan na nila ang paligid nito. Habang ang mga umuusok-usok na kanal, nilagyan na nila ng mga tawirang kahoy. So far sir, wala namang mga bata na naglalaro na doon talaga within sa balon. Aware sila sir, aware. Pero singlalim ng balon na iniisip ngayon ng mga residente kung bakit nga ba ang kanilang balon umuusok at bumubula-bula. Yung part kasi po ng river namin, ganun din. May kumukulong tubig din. Singaw ata ng vulkan. Susunod, ang wish nilang masuri ang kanilang wishing well. Wish granted sa pagbisita ng mga kawani ng DNR Region 9. Temperatura po ng tubig nasa around 68 to 69. Chinek ko din po kasi doon sa mapa ng FIVOX. And so far po. Ang malaliman ritong imbestigasyon sa aming pagbabalik. Balon sa Barangay Silo sa CI Zamboanga, Sibugay. Naglalabas ng tubig na hindi lang nagngangalit sa init. Umuusok-usok at kumukulo-kulo. Parang sa kaldero po yung tubig. Minta siyang inel. Nakakapasok talaga. Maluluto po talaga yung buong katawan. Para malaman ang misteryo sa pag-usok at pagkulo ng tubig sa balon, binisita ito ng mga kawani ng DNR sa Region 9. Temperatura po ng tubig nasa around 68 to 69. Chinek ko din po kasi doon sa mapa ng FIVOX. And so far po, wala na po siyang data as to sa active, dormant, and inactive na mga volcanoes. It could be po na it existed due to the contact of yung percolating water natin with source of heat sa baba. Pag yung tubig is in contact with heat, of course, kukulo yun siya at certain temperatures. Tapos, hahanap yun siya ng exit ways. Ito po yung nagmamanifest sa surface natin. Pero may basihan nga ba ang mga patotoo na mga residente na ang tubig sa kumukulong balon, di umano, nakagagaling? Ang sulfur kasi, tinatawag ito na nature's beauty mineral. So ito talaga ay nakakagaling ng mga fungal infections saka mga bacterial infections. I would say yes, safe siya, pero hindi ito pwedeng gawin more than 3 times a day. Wag lang po siguro nilang inumin yung tubig. Hindi natin alam if ano yung concentrations ng mga dissolved na mga minerals na andoon sa tubig. Nagiging habit ng mga Pilipino yung ganitong mga practices. Kapag humiling ka, may kasamang dasal at paniniwala na mangyayari ito. Kaya hindi masama yung ganitong mga practices dahil unang-una, ito ay nagbibigay ng pag-asa. As a nurse, siguro obserbahan na muna namin. Pinagsasabihan namin na yung mga anak nila huwag papuntahin sa balon na doon maglaro. Ang wish ng mga tiga-barangay Silo ngayon, malaliman pang mapag-aralan ang pakinabang sa kanilang mga kumukulong balon at wala na sana ritong madiskrasya pa. Oh well, we wish them well. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.